Ito na ho yung manok kahapon mga sabong na medyo masama yung pakiramdam. Ngayon mga sabong, tingnan nyo. Ang liksi na po. At saka mapula na po ang mukha mga sabong. Yan talaga ang ano ng bakterin mga sabong. Pag may nakita kayo sa manok nyo na iba, na medyo ano nga pa ano ano sa gilid, wala nang kibo-kibo, hindi masyadong kumikibo mga sabong, eh bigyan nyo na ng bakterin mga sabong. Kung sa tingin nyo ay madala ng 2500, tubig lang muna. Ito mga sabong, kumakain na, medyo mapula na ang mukha. Madali lang po mga sabong, kasi pag maliit kayong mag, ano mga sabong, maliit kayong mag-observe, ay talagang, ano na mga sabong, magpuli, ano na yung bakterya mga sabong, nahihirapan kayo. Tulad nito mga sabong, ito po, wala na, mapula na po mga sabong, saka busog-busog na yan mga sabong. Kasi yung pinakain dyan mga sabong, kanin lang po. Dito naman tayo sa ating ano mga sabong, itong 5K natin mga sabong, labi na. Itong 5K natin mga sabong, yan o. Medyo palagi yung nating tinitingnan itong mga sabong. Kasi ano po, naano talaga ko sa height niya mga sabong, kasi alam niyo na, yung mga kaserbiboy na 4 months po, masyadong mataas na po. Mataas naman po siya mga sabong, pero ito ay 3 months pa kasi nung ipinadala itong mga sabong, nung February po, March, April ngayon, magpo 4 months na rin mga sabong. 3 months po, hindi pa ito fully 4 months. 3 months niya, siguro kulang ng 1 week lang itong mga sabong. Malaking bagay yung 1 week mga sabong, na ang manok ay tumutubo na rin dyan. Pero ito mga sabong, mataas naman yung ano niya, pero palagi nating tinitingnan mga sabong, minumonitor po. Kasi pag hindi talaga siya aabot sa gusto natin mga sabong, ilagay na lang natin sa gilid mga sabong. Pero sa tingin ko, medium siguro ito mga sabong, sayang naman. Pero kung hindi ko talaga gusto mga sabong, talagang hindi ko yan yan. Tingnan niyo itong mga sabong, itong kay Sir B-Boy na 4 months po. Nako, ang taas mga sabong, tingnan niyo po. Grabe, parang sa yung mga fully grown ng manok mga sabong, yung rooster na talaga. Talagang mag-ano siya doon mga sabong parang doon ang ano niya, lalo na ito pag dumating ito ng 7 months, ang laking manok ito mga sabong. Kasi naman ako mga sabong, kung mag-breed ako, hindi ko naman gusto yung masyadong mataas, masyadong malaki. Sa akin mga sabong na paglabas ito, masyadong mataas, masyadong malaki, parisan natin ito ng medium stricio na babae po. Para hindi masyadong malaki ang lumalabas, kasi pag masyadong lumalaki mga sabong, pangit naman. At saka, ang talaga mga sabong, kung gusto kang pang sarili lang, ito talaga ang pinagawing bulgat mga sabong. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong mataas, saka napakaganda po. Pero alam nyo na, yung buyers mga sabong, hinahanap po talaga yung ano, yung medyo matatangkad talaga. Pero alam na, depende lang sa atin yun mga sabong. Pero itong isang 5K mga sabong, fully developed na. Panay ang kakak mga sabong. Pwede natin i-cross to sa pusom. Pero kung madala yung 5K na lalaki, sa tingin ko ay pwede siya pabugkak mga sabong, i-gamitin natin. Pero kung hindi talaga mga sabong, hindi natin ipilit mga sabong, kasi tayo lang na mag-suffer nun. Baka hindi tayo ma-enjoy dun sa mga na-produce mga sabong. Kasi itong manok mga sabong talaga, sa akin lang, pagbigay ako ng pagkain sa kanila mga sabong, hindi talaga full mga sabong. Yung 35 grams lang, pwede na yun mga sabong, para nandun yung ano nila mga sabong, sabik ba? Yung kasi yung medyo ibitin mo sila sa kanilang ano mga sabong, talagang malakas kumakain po yung sabong. Good morning sa ating lahat mga sabong. Dito naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito'y tip lang mga sabong. Ito'y daily tips. Marami pa tayong i-share sa ating mga sabong na talagang willing tayong magbigay ng ating nalaman po tungkol sa sabong. Kasi kahapon mga sabong, may nag-visit sa akin mga sabong na yung ano daw, yung bacterid, ano daw, sa umaga ba o sa gabi. Sa akin itong mga sabong. Kasi mga sabong, may nakitaan ako medyo
masama ang pakiramdam po. Ah, yung makunting ano lang sabong ay talagang hindi tipis 500, talagang bacterin yung sabong. Pero sa umaga mo sabong, hindi ko magbigay ng bacterin yung sabong kasi medyo ano yun mga sabong eh. Maganda ibigay mga sabong kung may nakitaan ka, ito is 500 muna mga sabong. Para yun ang ano, pero huwag mo nang makainin mga sabong. Sa gabi mga sabong, ha, saksakan nyo ng ano po, bacterin, kahit puwintri lang mga sabong. Kung medyo sisiyo pa, yung mga 2 to 3 months old, ay puwinto lang mga sabong. Pero kung ang manok nyo ay nag-ano na sa 5 to 6 months old, ay pwede na yun mga sabong, puwintri. Kung malaking manok, ay pwede na yun, puwintri mga sabong. Sa akin dito mga sabong, ang practice ko dito po, hindi ko pakainin sa umaga, hanggang sa gabi mga sabong, isaksakan ko po ng puwintri mga sabong. Kasi mga sabong, pag pinakain mo yan mga sabong, eh hindi, matunawan yan. Kasi sinaksakan nyo ng antibacterial eh, ay experience ko yan mga sabong, pag ano talaga, hindi talaga matunawan yan. Kaya huwag mo pakainin. Kaya kinaubagahan mga sabong, napaka the best po na gawin nyo dyan mga sabong, ay ano po, huwag nyo muna pakainin sa umaga, bigyan nyo muna ng tubig po. Yung tubig lang na 1 liter lang ng sabong, tapos sa 8 o'clock ng sabong, 8 to 9 o'clock in the morning ng sabong, kainin nyo ng ano, huwag yung mga pellets o ano, ang ipakain nyo mga sabong, yung kanin. Yung kanin na mainit po. Lagay kayo dyan sa ano nyo, yung panaksa ng 2 kutsara lang, tapos lagyan nyo ng tubig ng sabong, yung sa gripo na tubig, itapon nyo, tapos lagyan nyo ulit para mawala yung, kung mainit man masyado, mawala yung masyado mainit. So, ang mabigay nyo mga sabong, medyo mainit lang. Yung maligam-gam po, na, kasi yung mga sabong, yung manok mga sabong na makakain doon, tapos medyo mainit ang pumapasok dito sa ano nila mga sabong, medyo gumagaan po ang kiramdam nila mga sabong. Kaya napakaganda sa manok po, ay kahit nga sa taong mga sabong eh. Pag medyo masama yung pakiramdam mo, minum ka ng medyo maligam-gam na tubig, ay eh medyo may mas-masan ka mga sabong. Kaya sa manok, katulad din yan, kakao mga sabong, inuklak yung kainin ng sabong para makarelax yung ano, kasi galing siya sa masamang pakiramdam mga sabong. Hindi naman masyado, isang kutsara lang, kalahating kutsara, basta makakain lang siya mga sabong. Tapos sa makain niya mga sabong, medyo mainit-init po. Para pagdating dito sa mga bituka niya mga sabong, medyo mainit-init. Parang gumaan ho ang kiramdam ng ating mga manok. Experience ko yan mga sabong. Kaya ibinahagi ko to. Eh, kasi para naman kung gusto niyong sundin, eh, makita niyong legit talaga mga sabong. Ano, pagkatapos niyo mga sabong, paghapon mga sabong, ganun pa rin mga sabong. Kanin pa rin po, yung isang kutsara lang. Pagka sunod araw mga sabong, eh, yung natural na pellets ba mga sabong, propunti lang mga sabong. Kung magbigay kayo ng 35 grams, bigay lang kayo ng 25 grams mga sabong. Hanggang dumating ng 3 araw o 4 araw, medyo malakas na, ibalik nyo na sa normal na bigayan ng pagkain po. Yun lang masabi ko dyan mga sabong. Kasi itong antibacterial mga sabong, pag hindi mo alam, talagang mahirapan ka mga sabong. Eh, di matunawan yung manok mo, magtaka ka. Matamlay pa rin kasi mga sabong, yung mga kinakain nila, katulad ng pagbigay ka ng antibacterial mga sabong, tapos kinabagahan, kainin mo kaagad ng inerto. Eh, naku, mahirapan ka mga sabong. Hindi na naman matunawan yun mga sabong. Kaya timing talagang kailangan natin dyan mga sabong. Katulad nung, ito naman mga sabong, sa akin ay ating pinag-usapan ay antibacterial po. Katulad ng magbigay ka ng anong mga sabong, bitos malalaki po. Sa medyo kak na talaga mga sabong. Sinisipon sila mga sabong. Bigyan nyo lang pinaka the best na bigay doon mga sabong, yung Doxilac. Ang Paris ng mga sabong, yung antibiotic din mga sabong na soluble sa tubig po. Yung Pyristat mga sabong, Doxilac kasaka Pyristat, Paris din yun mga sabong. Kaya ano mga sabong, magbigay ka doon mga sabong, sa akin mga sabong. Matapos kumain ng manok mga sabong, 7 o'clock. Pagdating ng 10 o'clock mga sabong, medyo natunaw na yung pagkain doon mga sabong. Saka ka magbigay ng Doxilac mga sabong na may Paris sa tubig na nilagyan ng Pyristat po. 4-5 days yun mga sabong. Yung alak, tipon, wala yun mga sabong. Yun na, huwag na yung mga amtel, ikulong nyo yun. Di mga sabong, sa akin mga sabong, yung kak or stag mga sabong, dyan lang sa, ano, dyan lang sa cording area lang mga sabong. Hindi nyo na hindi nyo na ikulong po.
Ay, ang first niya mga sabong, eh, ang iba mga sabong, ikulong yan. Kaya painumin ng amtil or yung iba pa mga sabong, yung ibang gamot pa mga sabong, at saka hindi painumin ng tubig. Diba mga sabong, yung doksilak mga sabong na may paris na pirate stuff po. In 5 days mga sabong, wala ho yung halak, sipon, lahat mga sabong. Nakakurl pa yun, hindi yun ni keeping mga sabong sa kulungan, hindi po. Nakakurl lang po for 5 days. 10 o'clock sa umaga pa, inumin mo ng doksilak na may halong tubig yung, yung tubig lang, may halong peristat mga sabong na, ano yun, antibiotic din yun mga sabong, na for water, ano mga sabong, water soluble po. Na for 5 days mga sabong, mawala po. Halak, sipon. Kung medyo nakita niyo pang meron, ay 7 days, pabuti nyo na 7 days mga sabong, pero sa akin dito mga sabong, 5 days po. Timing lang po yun mga sabong. Hindi, kasi yung magbigay ka ng mga, yung ano ba yun, sinasabi ko yun ng mga sabong, na yung sa mga tablita sa sipon po, eh, hindi pinom ng tubig. At tapos, ikulong muna. Hindi ilabas, kasi pag ilabas ng mga sabong, yung amtil, eh, bumabalik na naman yung sipon mga sabong, pero yung doksilak mga sabong, ay talagang wala po. In 5 days, pati halak mga sabong, wala po. Ito'y experience ko, ibinahagi ko, kasi, ano itong mga sabong, ito'y experience ko po sa mga ganyan po, paggamit ng antibacterial po. Ayan lang ang may-share ko sa araw na itong mga sabong, ito'y totoong nangyari o totoong experience ko po. Kaya kung gusto niyo yung sundin, masaya ako doon mga sabong. Pero hindi naman, okay lang din mga sabong. Kasi yan ay, ano lang eh, yan ay tip lang mga sabong. Pero kung sundin niyo mga sabong, ay talagang nakakatulong po sa pagmamanok niyo po. Dito lang tayo mga sabong. Sa sunod naman na yugto ng ating pag-uusap po, magandang umaga po.